Mer, sa Japan daw, napakalakas nung naging bagyo nung nakaraan. 200 patay. Yan na, oh, tutuanan yun. Mga dadagan na ng kuha. Oh, pinakamalakas ka ako ang bagyo sa Bicol. Eh, bagyo. Bagyo rito sa Bicol. Para ka lang bagong kain nagpapahangin. Talaga lang. Wala lang. Hayahay. Hayahay sa Bicol. Hayahay ang buhay. Oh. Eh, dito, bagyo na. Sa Bicol, pag tinawag mong bagyo, ultimong kalabaw na nakatali sa puno. Ah. Oo, natatalupan niya. Sungay nagkakakuan. Yung mga natatapakang tangsan dyan, sa dinadaanan mo, inaaho ng hangin yan. Lakas ng bagyo na yan. Oh, totoo, napakalakas talaga. Eh, minsan nga may bagyo rin, may lumabas ako, nawala ng kuryente. Dala ko flashlight. Abay, puta ka na yan. Tumatanaw ako rin eh yung sinag ng flashlight. Tinatangay ng angin. Ayan, tatay. Minsan, itinuto ko yung flashlight sa pinanggaligan ng hangin. Ay, yung sinag, nandiyo sa puwit na daan. Lumusot yung sinag. Ano kalakas? Tinatanong. Di ba may pinsan tayong pare? Paano yung tanong niya kay Father Benny? Di ba na naging parokya rito si Father Benny? 2008. Oo, di ba? Tanong siya kay Father Benny. Father, totoo po ba na lahat ng biyaya na nakakamta namin ay bigay ng Panginoon? Oo naman po. Bigay ng Diyos eh. Totoo po bang ang tao, kami mga tao ay nilikha ng Diyos? Oo naman po. Lahat po ba ng tinatamasa namin ngayon ay bigay din ng Panginoon Diyos? Oo naman po. Ayun po, Father, na pagkain ba namin sa araw-araw, bigay niyo po ba ng Panginoon Diyos? Oo naman po. Tama si Boy, sabi. Tama sabi ni Nanay. Ba't ano sabi Nanay mo? Walang kasundi-sundi si Tatay. Sinabi mo na, nang itanong mo sana na, yung po bang pagkain namin sa araw-araw, Father, ibigay din mo ng Panginoon Diyos. Hindi, ibigay ni Tatay mo yun. Kaya di ba sabi mo, ay tama sabi ni Nanay, ano sabi Nanay mo? Sabi ni Father, di ba, ganoon pa, ano sabi ni Nanay mo? Wala rin kasi yung bisimbis si Tatay. Kaya nalulungkot ako. Sa crossing. Crossing ng Plaridin. Teka nito kayo. Tumatawid ako. Baluarte natin. Amin to eh. Oh. Hindi, ayoko nang na-agrabyado. Bulacan, Bulacan nito kayo. Tumatawid ako. Bulacan nito. At Plaridin. Tapos nalungkot ka sa lugar natin. Ang pangalan ko rito ay Tagay Rick. Ay, Tatay Rick. Tagay Rick. Tumatawid ako ron. Tumatawid. Hindi, totohanan to. May humintong jeep. Siyempre, tatawid ka eh. Pagtawid mo, merong rumaragasa. Barangkada. Pampasaherong jeep. Nakakaunag-una. Siyempre, pagbaba, rumaragasa yun, tumawid naman ako. Ay, buti ka mo. Okay naman, nakapag-preno naman siya. Paano preno? Muntik na akong nagundol ako dito lang, sa tuhod. Bahagya, muntik na nga ako. Sino ba yung driver? Muntik na akong malakas pa naman ako nung araw. Paano nga yan? Yeah, malakas na lolo. Mata-bata ka pa nun. Masalit si jeep. Sabi ng jeep,
Ay, lahat ng tao nakatanong sa akin. Oh, napahiya ko. Siyempre, napahiya ako, siyempre. Kasi, kilala ka dun eh. Tatawid ako. Di ako lang, yung binaliwala ko. In-ignore ko yun eh. Ang masakit. Oo, oh, hindi ko na pinasakit. Ang masakit, minura ako ng driver. Bakit? Ikaw, PI. Piniyay ako eh. PI. Oo. Oh. Naglalakad ka, wala ka sa loob mo. Magpapakamutay ka lang, naghahanap ka pa ng damay. PI ka. Yung parang ganun eh, PI yan. Binura ka. Binura ako. Eh, napahiya ako kasi daming naka ano. Eh, sinurot ko rin yung driver. Eh, sasabihin na, tatanga-tanga raw ako. Napakatanga mo. Nagpapakamatay ka, naghahanap ka pa ng damay, napakatanga mo. Eh, ikaw ako, itong tatanga-tanga. Napakatanga mo. Nagmamaneho ka, wala sa loob mo. Kaya mo sa driver? Eh, siyempre, oh, siyempre, lalaban ako, taga rito. Eh, ba't pumaparo sa manibela? O, ika, huwag mo akong tatawagin tanga. Baka hindi mo alam. 10 taon na ako nagmamaneho. Ngayon ako nakabundol. Oh. Eh sabi ko, tanga ka nga. Oh. Tanga siya. Okay. Eh 20 taon ako naglalakad. Ngayon ako nabundol. Yung sa Bicol, yung nangyari nyo, pinakamalakas ang bagyo. Bagyo na, di ba? Hindi, sa Japan, ganun din, di ba, noon. May lindol din. Oh, intensity. Oh. Intensity 7. Maraming gumuho. 200. Ah, 2,500 ang namatay. Oh, napakarami namatay. Eh, sabi ko, lumindol sa erosin. Malapit sa puno ng bulkan ng Bulusan. Nag-aalboruto Bulusan. Bulkan Bulusan. Oh, di ba? Erosin. Oh, Bulusan. Apo eh. Yun ang pinakamalakas na lindol. Oh, walang gaanong namatay kasi wala naman mga building sa erosion. Puro ang bahay ron, mga mga nagiba lang. Walang namatay. Pero hanggang ngayon, nagpapatayan ang tao ron. Bakit? Ay, nagkapalit-palit ng lote. At saka yung pasayero. Ah. Last trip, San Miguel, Bulacan. Ah. Eh, tayo ano? Ah. Ela, ito mo ako. Habol ako sa biyahe. Ah. Siyempre, tiyaga na ako, nakatayo mo. Lahat na tayuan. Pero lahat ng tinitigitan dyan, puro biyahe San Miguel. Biyahe San Miguel kasi yung bus eh. Sabi ko kayo, diretso. Galing ako kung bago. Saan ba nahaldag dati nun? Nahaldag ka bago sa... Galing akong Fairview. Sa kaya ko ng Moran. Ang nasakyan ko, last trip na. San Miguel. So, ako lang ang sumakay na bababa ng plano dyan eh. Lahat puro diretso. Oo. Oh, puro diretso. Lahat diretso. Ako lang... Ngayon, sabi ng conductor, Sir, saan po ba kayo? Sabi ang Plaridel. Sir, saan ba kayo? Diretso. Sir, saan ba kayo? Lahat ng katabi ko, puro diretso ang San Miguel. Ay, may natanong eh, minura yung conductor. Bye. Sabi, Sir, saan po ba? Diretso po ba kayo? Eh, putang ina mo. Ay, minura. Eh, ba't tayo lang magmumura kayo? Tinatanong ko lang kung diretso kayo. Eh, putang ina mo, nakita mo, Cuba. Hindi umbra sa akin yung hold up. Sabi nung kon, arada na hold up si ganito, si ganyan. Sabi ko, eh putang na ako, hindi magpapahold up. Isang buwang sweldo ko. Hold upin mo ako, ano ka tanga? Hold upper ka lang, gago. Lalabanong kita. Sabi, pag lumabang ka sa hold upper, ibigay mo na. Kung gano'n lumabang, baka mapatay ka. Kasi ka, pag hinold up ka, ang pera e ka, madaling... Patayin. Madaling kunin. Ang buhay e ka, mahirap. Kaya pag hinold up ka, ibigay mo na. Sabi ko, hindi. Pag hinold up ako, lalaban ako. Bakit naman? Eh, pag uwi ko ng bahay, wala akong pera. Papatayin din ako na nasara. Kung mo, hold up ka,
para kang kung sino. Dapat may ano yan. Yung reaction na paggalang. Paggalang. Oo, magkaroon ng batas yung mga hulaber may ID. ID para. Ano ba ba? Halimbawa, kung dati ko. Maganda ko dito. ikaw naman. Pahensya ka na, may sakit yung anak ko eh. Kasi, sakto-sakto lang ito sa meldo ko. Eh, ganun ba? O sige, sa isang linggo na lang. May seminar mga hold up. May seminar. Yung kung dapat kukunin, hindi naman siya. Tama yan. Hindi yan. Gala. Pwede po. Pwede po ba kayong ma-hold up? Pag po kayong malalabang kasi papatayin ka po. Bibigay mo yun. Kasi, ito, walang krimen. Paano ano, misa may problema. Walang krimen. Hindi, halimbawa. Sir, hold up. Pasensya na po kayo kasi may sakit yung anak ko. Yung kinikita ko po, eh, sakto lang na siya. Bibili ko ng gamot, mag-ahol pa ako. Ah, ganun ba? Eh, sa isang linggo niyo lang ako, hold up. Sige, daan na ba kulang ng pera? Tumawag yung kwan, yung Kapuso Foundation. German. Matulungin kasi yan. Kasi matulungin yan kahit saan kayo nandun. Nagbibigay yan sa Bicol, sa ano, yung Compostela Valley. Di ba, yung may mga dadaganan ng lupa. Pamilya, ginuguan eh. In-interview ni, sino yun? Si yung Kapuso Foundation. Yes, si Kasoho. Mel Chanko. Mel. Chanko? Si Mel. Magandang umaga po, Mayor. Kumusta po ba ang lagay ng mga nasa lantarian? Yung iba po, nasa evacuation pa. Yung iba, nakabalik na sa kanila kasi mabuti-buti na ang kalagayan ng panahon dito. Ang Kapuso Foundation po, nagpadala po ng kuha ng relief goods. Itatanong ko lang po, Mayor, kung nakabuti po ba yung padala namin mga relief goods? Ay, hindi po, ma'am. Bakit? Hindi po, nakabuti. Sabi, bakit? Eh, naka-plastic po. Ang premyo, kalahati ng kayamanan ng kaharian, at ipakakasal sa mahal na prinsesa. Eh, ang ganda ng prinsesa. Maganda ng konti kay Sheila. Anak ko yun. Maraming sumali. Maraming. Abay, lahat napupugutan ng ulo. Kasi ang kondisyon, napakalaki ng ganding bala. Pag hindi mo naman natatakbo kabayo, pugot ulo. Nagpahukay nun, no? Nagpahukay? Eh, malapit na matumoy ng ulo yun. Yung hukay. Alam mo ang pagpatakbo? Wala talaga. Parang inintanto nga yung kabayo. Ito si Johnny Tango. Nagpaalam sa ina. Inang ay kaya ako'y sasali sa palibsahan ni Haring Roderick. Ay! Pahalo ba? Kasi eka, malaking kayamanan na mapupunta sa atin. Pag napatakbo ka ba yun? Anak eka, mag-unos din eka. Abay, ang karanasan mo? Inang, hindi mo ba alam naging sota ako? So, alam mo yung sota? Tagapag-alaga ng kabayo. Sota ang tawag yan. Edip, sa kapipilit, eh sige, tama na, kumbo ka sa loob mo yan, humayo ka. Ipagluluto kita ng baon. Kasi tatlong bundok bago makarating kay Haring Roderick.
Na ibig sabihin, Harry Rodriguez, ang prinsesa si... Ang prinsesa Laika. Si prinsesa Laika. Laika. Yan yan. Iyan ang natatangasawa. Yan, at kalahati ng kayaman. Yaman. Di, lakad na si Janet Anglo, pinayagan eh. Kain ng baong kain. Yung huling... Bundok. Huling bundok, pababa na siya, natatanaw na kahari ano, ni Haring Rodriguez. May nasa lulong na matanda. Si Johnny Tango. Pagod na pagod yung matanda. Haba na nung anak, mayroon ko ng bagong pagkain diyan. Meron ho, pero naisip niya, isang kain ko na lang to. Kakain pa. Ang ginawa niya, binigay niya kung nagugutom yung ermitanyo. Ito po ay ka. Bagat ng loob na lang. Ito po ay ka, ang pagkain ko. At may tubig pa ako sa sartin. Sartin ang lagi. Sartin. Naglalagyan ng tubig ko. Sartin. Ibinigay niya hanggang sa kinain lahat ng matanda. Ngayon, pagkakain, nagpasalamat yung matanda. At sinabi, ikaw ay ka dyan. Alam ko ang sadya mo, pupunta ka kay Haring Roderick para sumali sa palisahan. Sa pagpatakbo ng kabayo. Eh, ba't niyo po alam? May kaalaman ako. At alam ko kung paano mo mapapatakbo ang kabayo. O, malaki na may tutulong eh. Alam ko ang sikreto kung paano mo mapatatakbo yung kabayo. Ganun po ba? At kung pag iyon ay kahit tumatakbo na, meron ka rin sasabihin doon kung paano mo mapahilin to. Kasi iyon ay kapag tumakbo, hindi na ito yun. Ito paano po? Pagpapatakbo ng kabayo, lapitan mo lang, sumakay ka. Sabihin mo, salamat po. Tatakbo yung kabayo na yun. E paano po ay kapag papahinto? Sabihin mo, ama namin, parang ipinako. Sige po, maraming salamat po Inko. Biglang nawala yung matanda. Sa dati. Punta na siya rin sa kaharian, malapit na eh. Ay, may bugle eh. May contestant. Yung sumalubong na kawal. Sino ka? Isa ka lang mga mahuya. Eh hindi po ba sinabi ng mahal na hari na kahit sino pwedeng ka, pwedeng sumali. Masa pinta sa pasyalo. Eh, narinig ng mahal na hari. Sino yan? Eh, ano raw po, sasali po sa torneo. Yung paligsahan, torneo. O sige, papasukin yan. O, lakas ang loob ni Johnny Tango, mahal na hari, totoo po ba? Na pag napatakbo, napatakbo po ang kabayo. Parang na ano na, si Alfonso kasi, nililito ako eh. Pag napatakbo po ang kabayo, ang gantimpala ay kalahati ng kayamanan ng kaharian at ang mahal na prinsesa Laika. Ang sinabi ng hari, hindi nababalik. Umpisahan ang torneo. Inumpisahan, eh alam ni Johnny pa. Salamat po, takbo. Ama namin, hinto. Salamat po, takbo. Salamat namin, hinto. Hindi niya pinakalimutan yun. Sumakay na sa kabayo. Kumaway pa sa prinsesa. Kaway, sinabi niya ang salitang salamat po. Pag tumakbo yung kabayo. Pag takbo lang, palakpakan. Tapos, salamat po. Sagay kaway ulit sa prinsesa. Salamat. Pasikat kayo. Salamat po. Tulin, no? Takbo, eh. Ay, nung malapit na, bangin na pala yung puro batuhan. Bangin. Nakbo, ama ko. Ayaw pa rin. Aking ama. Nakalimutan eh. Nagpapahinto eh. No, isang lundag na lang ng kabayo. Na alala niya. Ama namin. Tak, parang ipinako. Hinto nga ba? Hintong-hinto yung kabayo. Tumingin na lang sa langit. Naku po, Diyos ko. Pati antipara na ako. Nakuwi ka, Diyos ko. Salamat po.
dinadayo talaga yung pangalan. Pero may na-aksidente yan, mga... Wala namang, wala namang namatay, pero na-TV yun eh. Yung nagwalang kalabaw, nagwala. Siguro, 2012 yun. So, hindi ako nagkakamali. Ah, mga 1 taon na siguro, mga 10. Ganon. Nagwala yung kalabaw na yun. Taganwebe isiha yung kalabaw na yun. Alam ko yun eh. Alam ko yung kalabaw na yun. Hila-hila nung may-ari. Eh, isasali nga sa karera dito sa Pulilan eh. Eh ngayon, pumara ng baliwag, Francis. Ayun yung kalabaw? Yung may-ari. Pumara ka mo eh. Oh, hindi. Pumara siya ng baliwag, Francis. Hindi huminto naman yung bus. Eh, saan ho ba ito? Kayo, sabi ng konduktor. Eh, dadaan pa ito ng Pulilan. Opo, pero hindi po kami nagsasakay ng kalabaw. Ito na, ipas yun. Oo nga. Sabi ko si Mata. Hindi po isasakay ang kalabaw. Tikitan mo kami dalawa. Eh, paano yung kalabaw? Itatali ko sa likod ng baliwag. Oh, yung baliwag dance. Impossible. Itatali niya rin sa likod. Eh, baka ako ka mahilahuran. Eh, baka mahilahuran yung kalabaw niyo. Hindi, pangarera yan eh. Mabilis siya kalabaw na yan. Eh, tinanong yung driver. Boss, yung kalabaw daw itatali sa likod. Sige, ka pumayag ka na, huwag mo ng tikitan. Kasi, kasi pag may ticket yan, may insurance yan. May hilahuran eh, kayang kalabaw na yan. May tinali na. Sa proxy? Na. Ngayon, God, sumpo. Siyempre, ang bus, namumulot ng pasayero yan. Pag nagpreno, nagkakabuntog-buntog yung buhay ng kalabaw. Siyempre, panay ang pick-up ng pasayero, panay ang untog ng kalabaw sa likod. Eh ngayon, kung matalino yung kalabaw, pag may nakita siyang mapula na sa likod ng baliwag transit, mag-membreno na rin. Magaling yung kalabaw. Oo, magaling yun. Ngayon, nung nasa highway na, makaraan ng Santa Rosa, Gapan, highway ng San Miguel. Pinaspasan ng driver. Tinira ng 120, takbo ng litro. Oh, 120 rin takbo ng kalabaw. Magaling ka rin kalabaw. Eh, ngayon napansin ng driver. Tinawag yung ano, nasa likuran niya namin may-ari ng kalabaw eh. Sir, pali kayo. Bakit? Yung kalabaw niyo, lawit na dila. Oh, lumalawit ang dila ng kalabaw. Eh, saan ba e ka gawin? Sa kanan ba? Sa kaliwa? Dito ho e ka sa kaliwa, tingnan mo. Nakaw e ka, paspasan mo anak. Bakit? Overtake yan. Papasok ng family driver yan, ng tatay mo. Maliliit pa kayo. Family driver po si tatay. Family driver yan. Ayan, nagpasok sa kanya. Dado, Eka, pagka ang mahalaga rito, ang susundin mo lang si Mrs. Wag nga, yung lalaki kasi laging wala. Yung babae, yun ang nandun lagi. Nagmamanage. Kung ano, sinabi ni Mrs., susundin mo. Napakagaan. At pagka sinundin mo lahat yun, magaan, halima, babali ka. Oo, mabait ha, mabait. Wow, napakabait pagka lahat ng sinasabi niya sinusunod mo. Eh minsan wala yung driver. Kasi sa ano siya, sa truck siya. Hinugot ni ma'am. Gerardo, sanggalang. Ma'am, yes ma'am. English yun ha, English. Wala yung driver ko. Wala yung driver ka. Ikaw na ang magmaneho nitong kotse, ano? Oo. Puntahan mo sa, ano, sa La Consolacion yung mga bata. Paglabas sa eskwela, salubungin mo ng kotse. Okay. Alas 11, salubungin mo ng kotse yung mga bata paglabas sa eskwela. Aso, Masunurin eh.
Kasi hindi niya pwedeng suwayin yun eh. Oo, oh, kasi nga, oh. Utos sa kanya ng kumpari niya, susundin lahat ng utos. Oh. Abay, napakabait eh. Oo. Oh. Oh. Inabangan niya. Anong, paano ano ba? Dala na yung sasakyan, ganun? Dala yung ano. Okay. 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 Mamaneo siya, Mercedes-Benz na. No, big time pa pala yung ano. Ngayon, nung labasan na, alas 11, labasan na ng mga bata. Oh. Eh, ginalit pa yung makina ng kotse. Ginalit pa. Ah, puta. Oh, paglabas yung dalawang bata sa eskwela, sinalubong ng kotse. Inalangkada pa. Oh, tumawag. Ma'am, patay na to. Anong patay na? Nandito po ako sa himpilan ng barangay. Minuli po ako. Bakit? Oh, patay na po yung dalawang bata.